Walang pinuprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ako po ang inyong kapuso, Jessica Soho. Sa ikalawang bahagi ng ating pagbabalik-tanaw sa mga balitang tumatak ngayong 2010, kung ano ang uso at napapanahon, dito nyo unang nabalitaan. Mga sikat at patok, naka-jamming natin. Kapapasok po palang sa boxing. Mga kwento ng pagdurusa at paghihirap na pilit nating hinanapan ng lunas. Hi! Ow! Nakagigimbal man ang ilan sa aming mga ibinalita, may mga aral pa ring mapupulot. Siyempre, mga pagkaing pinagsaluhan natin. Ito yung ayuyo. A successful rescue operation. Ay, sinasamahan natin sila habang sila ay papunta sa Fort Bonifacio. Just one of the many hotels here in Tuguegarao. Nabugbog na ang boksingero si Andagan. Except that everybody is Jessica Soho. And then we dedicate this award. Silver Screen Award for Jessica Soho. Thank you God for this honor. Napakalayo ng nilakbay ni Barack Obama. Pagkagulat at pagkamangha ang kasabay ng mga istoryang ito. Tunay ngang sa mundong ito, napakarami pang mga misteryo at bagong kaalaman na hindi natin nadidiskubre. Isang kakaibang museo ang nagbukas sa Taguig nito lamang Oktubre. At ang mga nakadisplay, mga totoong katawan, buto, puso, utak, laman loob ng tao. Inuulit po namin, hindi po ito mga replika o modelo lang, kundi totoong-totoong parte ng katawan ng tao. Lahat kasi ng mga ito, priniserba sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na plastination. Matapos i-embalsamo ang katawan ng tao, tatanggalan ito ng balat, ilulubog sa malamig na aseton, uri ng kemikal para matanggal ang taba at iba pang mga likido. Sunod itong lalagyan ng polymer, isang uri ng kemikal para maging malaplastic. Inaabot daw ng halos isang buong taon bago matapos. Hindi na ninigarilyo ito. Simula na po siyang manigarilyo. Papunta po dito kung saan magkaroon na siya ng maraming sakit, mm-hmm, hanggang sa maging isang end stage lung cancer na po. Panakot ito sa mga nagyoyosi nang medyo matagal na naayaw, paawat. Ito yon. Kung mahirap titigan, baka mapanaginipan ko mamaya. Pero may ilang napreserbang katawan na balot ng misteryo at kababalaghan. Katulad ng bangkay ng isang babae sa bayan ng Santa Rita sa Western Samar. Makalipas ang halos 40 taon, halos buo pa rin daw. Ang paniniwala kasi ng ilang mga taga Santa Rita, milagroso ang bangkay ni Mama Yayang at nakapanggagamot pa rin daw. Pag hindi totoo yung paniniwala mo, hindi ka gagaling. Pero kung kusang lugar na naniniwala kang totoong may milagrosa, gagaling ka agad din. Pero ayon sa health officer ng Santa Rita, posible raw na ang mga preservatives na inilagay sa bangkay ni Mama Yayang ang dahilan kaya hindi ito naagnas. May iba namang imbes na buong katawan ang ipreserba, mga buto ang pinagdidiskitahan.
Sa mapunong parte ng Davao, naabutan namin ang grupo ni Arante na abalang-abala sa paghuhukay. Hindi pa halos umiinit ang kanilang paghuhukay. Umalingasaw na ang nakasusulasok na amoy ng nabubulong na laman. Dito namin napag-alaman, labi pala ito ng isang buwaya. Gano'n nakatagal itong nandito? Tatlong buwan pa, sir. Asimbolo na to, parang skeleton. Ang hinukay na labi ng buwaya, ibinigay ni Arante kay Darrell, isang animal bone collector. This is the left leg bone. You have the legs, and then right here you have the different bones that are in the hands, and then you have the finger bones going all the way up to the fingernails. Mano-manong pinipili ni Darrell ang mga buto mula sa naaagnas na katawan ng buwaya. Lahat daw ng buto, kahit gaano kaliit, importante. Sanay na rin daw siya sa mabahong amoy nito. Yes, the smell is disturbing. I don't find it attractive smell, but once you associate it with the final product, once it's clean, once it'll look like, it doesn't bother me anymore. Aabutin daw ng 4 hanggang 6 na buwan ang pag-assemble ng mga buto ng ganito kalaking buwaya. By preserving the bones, the kids are able to see what's actually inside the animal. Ready na ba kayo, Maman? Oo! Yayaman tayo! Yayaman tayo! Ilan pa sa mga gumulat sa ating istorya nitong 2010, sino gusto? Ang mga kwento kung paanong hanggang saan aabot ang tao para lang magkaroon ng magandang buhay. Sa isang hotel sa Tagaytay, ginanap ang Firewalk Bootcamp, kung saan sa iba't ibang pambihirang paraan, sa loob ng 3 araw, tuturuan ka ritong maiangat ang iyong negosyo o career. Pagdating nyo dito is take your confidence, all of your confidence and power. Isa sa mga umagaw sa amin ang pansin dito, ang dating beauty queen na si Daisy Reyes. May bagong hamon daw na haharapin si Daisy. Ang pagtawid sa nagbabagang rampa, fire walking. Di umano, sa pamamagitan nito, makakamit ang inaasam-asam na pag-asenso. Siguro kaya ako nag-decide na sumali dito sa fire walking kasi marami akong naiisip na business this year na gusto kong i-expand yung business ko. So syempre, feeling ko na kung malalampasan ko to, ano pa yung hindi ko kayang lampasan. So makikita natin, this is 1,233 degrees Fahrenheit. Maya-maya pa, lumakad na si Daisy sa apoy. Go! At sa loob lang ng ilang saglit, matagumpay siyang nakatawid. Okay naman, medyo mainit kanina. Medyo kinakabahan ka sa una pero okay lang, na-overcome ko yung fear ko. Ang nasa likod ng pagsasanay na ito, si John Calub. Di umano, naging milyonaryo rin siya dahil sa paglalakad sa apoy at pagtalo sa kanyang mga takot. So anong gusto niyong patunayan? Kapag naitawid mo yung sarili mo dito sa apoy na to, mapoprogram ngayon yung mind mo na kung yung apoy nga na imposibleng lakaran mo, nagawa mo, ano pa yung hindi mo kayang gawin ngayong taon na ito? How many of you would like to earn more than 1 million pesos every month? Taas na! Pero maliban sa paglalakad sa apoy, nagtuturo rin siya ng iba't ibang paraan kung paano talunin ang ating mga pangamba. Katulad ng pagbali ng palaso habang nakatutok sa lalamunan. Ready? 1, 2, 3, go! May ilan na bigo nung una. Pero sa huli, napagtagumpayan din niya at napasigaw pa sa tuwa. May ilan ding napaiyak pa matapos magawa ang mukha raw imposible.
nagawa ako kasi alam ko, I'm sure talaga yung lahat ng dream ko is kaya ko. Sa maniwala kayo't sa hindi, sa kanilang mga kwento, nasindak man kayo o namangha sa paghahanap natin ng mas magandang buhay, lagi pa rin sana tayong mag-ingat. Susunod, mga pagkaing pinagsaluhan natin. Ito yung ayuyo.